So, isang magandang umaga sa atin, mga kalapatids. At isang magandang Lunes ng umaga sa lahat. No? Time check muna tayo. Ayan, 8:30. So, maiksing pag-uusapan natin sa ating video sa umagang ito, yung para maiwasan ng ating mga kalapatids, no? Especially yung mga bago nating mga kalapatid sa pag-iibon at pag-breed, no, para maiwasan yung namamatay yung kanilang mga inakay, no, yung mga young birds, at kasi nakakapanghinayang panoorin o tignan dun sa mga pinopost nila, no. So magbibigay din tayo ng mga maiksing tips sa inyo. Yan. At yung mga ibon natin na nakakasakit sa panahong ito, no, para maiwasan din yung kanilang pagkakamatay, ano? Maiwasan natin yon, yung mga salot niya, yung mga virus. Wala nang isang ito, no? Mayroon tayong ibon dyan. Kaya kinawarantin ko na siya dyan sa aking lumang training box. Dahil napansin ko ay hindi na okay yung kanyang formahan, no? Yun ang napansin ko. At bibigyan ko rin kayo ng ibang mga sinyales dun sa paano natin madidetect, no, yung ibon natin ay merong nararamdaman. Ayan. Yan ay ating mga breeder, no. Yan, sinalang ko na rin si Tala. Ayan. Pinarisan siya ni Bulak. Ayan, para makapagpalabas tayo ng off color. Dahil tinanggal ko na dito yung pares ni Pogi. At iniakyat ko na lang siya dun sa flyer's loop, no, para meron akong pwesto. Yan. Yan yung ating mga pares, no. Mas pwede nating kuhaanan anytime. Ilan lang naman yan sila, no. Anim na pares lang yung ating nakasalang na yan. Ito, isa lang ang binuhay, no. Pero tigigip bird natin to sa ating kalapatids na niransak ng pusa yung kanyang mga ibon. Ayan. Malapit na natin siyang singsingan, no? Para maibigay natin dun sa ating kalapatids. Pag-gift bird natin sa kanya. Tapos, nagbaba na rin tayo, no? Nung mga nagmamatured nating ibon galing dito. Diyan, galing diyan. Binaba natin dito sa ating stock loop. Ayan. Binaba na natin sila yan, yung mga anak ni Papri. Yan, binaba na natin yung mga yan, mga blue bar natin. So, yan mga kalapatid, at balikan ko kayo maya-maya. So, ayun nga, no? Magandang umaga muli sa ating mga kalapatid dyan, ano? At pag-uusapan natin ngayon ay yung mga sinyales na kung yung ating ibon ay may sakit, para maiwasan na rin natin yung kadamatay, ano, maagapan natin sila sa maagang panahon. So, before that ay bibigyan natin ng mga maigsing video, no, yung patungkol dun sa nangyari, no, nung Sunday. No, alam natin na marami sa atin until now, no, yung iba sa atin ay hindi pa nakaka-recover o nakakapag-move on dun sa nangyaring boxing fight ng ating pambansang kamaon na si Manny Pacquiao. Nabibigyan ko lang kayo ng mga sa side ko, no? Kasi sinasangayunan ko yung interview dun sa ating mga sports analyst, no? Na in-interview yung ano ba yung sa tingin nila ang dapat nang gawin ni Manny Pacquiao, ano? Si Attorney Dan Rex Takdasan, no? Si Idol Dennis Principe, si Attorney Ed Tolentino, at saka si Chino Trinidad, no? Nasa ngayon na natin yung kanilang mga pahayag na it's about time para mag-retiro na si Manny Pacquiao, no? Dahil wala na siyang dapat patunayan at nakuha niya na ang lahat ng kasikatan, ano? At maraming tao, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo ang umiidolo sa kanya, no?
at ipapasalamat tayo dun sa ginawa niyang ambag sa ating bayan, ha? Lalong nakilala ang bansang Pilipinas dahil sa kanya, no? Kaya lang nga, sabi ng ating mga sports analyst, it's about time na, no? Para magpahinga na, no? At hindi na rin naman siya bumabata, no? Kasi yung expected natin, no, na kayang-kaya niya si Ugas, pero iba ang nangyari, no? Dumadating na nga yung fatherhood, no, yung pagkakaedad, no? Kasi sa larangan ng sports, no, dahil mga kapatid, tayo rin naman ay esensya na dun sa ingay ng aming aircon at nakabukas, ano. Dumating din naman sa ating punto na tayo din naman ay na-involve sa sports, ano, mula nung ating kabataan. Laro tayo ng volleyball, at try tayong mag-aikido. Tapos yun nga, yung ating first love na paglalaro ng basketball, at naglaro din naman tayo sa ibang bansa, sa Saudi Arabia. Naglaro din tayo sa Intercommercial. Shoutout nga pala dun sa aking mga dating ka-teammate, no? Paglalaro sa Saudi Arabia, no? Yan. Hindi na kami nakikita-kita, matagal na, no? At dun sa mga ka-teammates ko dun sa aming company, no? Sa Toyota Motors, ano? Yan yung ating teammates na sina Peredo na nandun na sa States. Pero continuous pa rin yung aming communication, no? Shoutout sa inyo, tsaka sila Arnold Perez yan. Tsaka si Boss Jimmy, yung aming manager, no? Aming mabait na manager noon, no? Si Boss Jimmy Beltran. So, yan, shoutout sa inyo. Yun na nga, no? Tama na yung naiambag ni Manny Pacquiao, no? Labas tayo sa political career niya, no? Doon tayo sa sports. At totoo yun, no? Dadmadating doon sa ating ano, na darating yung ating pag-edad, hindi na natin kaya yung ating mga dating ginagawa, no? Katulad nung nangyari kay Manny Pacquiao na yung expected natin ay kayang-kaya niya si Ugas, pero hindi yun ang naging resulta dahil sabi nga ay nag-cram, no? Namulikat yung kanyang paa. Yun ay dadala na rin, no? Nung sa edad, no? At siguro ay sa sobrang practice, no, ganun yung ating katawan at hindi agad nakapag-recover, no? Yun nga ang biruan namin ng aking pare, no, si paring Toto, no? Si paring Roger Buricana. Kasi involved kami noon sa basketball sa Marikina, no, 2010. Yan. Every other day naglalaro kami, pero yun nga ang biruan namin. Utak na lang ang malakas, pero yung katawan ay ayaw nang sumabay. So tingin ko yun ang nangyari kay Senator Manny Pacquiao, no? Na kaya pa ng isip niya, pero yung katawan niya ay hindi na kayang sumabay dun sa takbo ng isip niya. Kaya yun ang naging resulta nung laban nung Sunday. Kaya marami sa atin, no? Kahit ako ay hindi pa halos makarecover, no? Dahil simula pa, no? Na kilala si Manny Pacquiao sa Pilipinas ay avid fans na tayo ni Manny Pacquiao. Especially nung kanyang talunin na yung mga magagaling na boxer, no, sa mundo, sa Amerika, no. At yung iba nga ay naging tagahanga niya dahil sa taglay niyang galing, no. God gives you, eh, para sa kanya. So okay na 'yon. No, idadagdag ko na lang, no, sa sinasang-ayunan ko na sinabi ng ating mga sports analyst na tama na, no? Marami nang naiambag si Manny Pacquiao. Ang sabi nga ni Chino Trinidad, no? Kaya until now ay naglalaro, nagbo-boxing pa rin si Manny Pacquiao, hindi dahil sa gusto pa niyang mag-boxing. Ang isang kadahilanan ay marami pang amuyong dun sa kanyang pumapaligid sa kanya, no? Yun ang nagiging dahilan. Halos siya yung bumubuhay dun sa mga amuyong na nakapaligid sa kanya, no? Kahit yung pagpasok din sa politika ay sa tingin ko ay yun ay dikta nung mga taong nakapaikot sa kanya, no? Kasi mas gusto ko makita yung Manny Pacquiao na nag-preach ng Word of God. Yung sinasabi niya yun ang noon, no, sa mga speech niya, no, nung bago-bago siya nakakilala sa Panginoon ay
yun ang kapamaraanan ng Diyos, no, kung bakit siya nakakilala sa kanya, no, at gagamitin siya. Mas gusto kong makita si Senator Manny Pacquiao na tumutulong sa tao at nagpahayag ng salita ng Diyos. Masabi nga ni Attorney Dandar Stagdasan, mas gusto niya nakikita si Manny Pacquiao. No, still, nandun pa rin siya sa World of Boxing, pero nandun na lang, wala na siya sa ibabaw ng law, na kundi nag-ano na siya ng ibang Pilipino boxer na lumalabas ngayon, yung mga batang boxer na mga galing. No? Nagpo-promote na lang siya para sa kauunla din ng ating mga Pinoy boxer na mga galing. No, nandiyan naman yan, kagaya nga ni Mart Magsayo, no? Yung kanyang knockout. Ni-knockout niya yung kanyang kalaban, no, na si Seha nung Sunday. So, yun na lang, no, yung pwedeng gawin ni Senator Manny Pacquiao. Natulungan niya yung boxing sports ng Pilipinas, no, kahit sa mga amateur. At yung tumulong siya, no, at papasalamat tayo dun sa mabuti niyang kalooban, no, sa pagpapatayo niya ng mga tahanan dun sa mga mahihirap sa parteng Mindanao. So, yun. Yun ang gusto kong makita dun sa bagong Manny Pacquiao na wala na sa ibabaw ng law na kundi tumutulong na dun sa mga aspirant nating boxer, no, yung mga batang boxer, at makadiscover pa ng mga magagaling na boxer, ano. Yun ang gusto. Kahit naman ang lahat, no, kahit ang politika ay hindi natin sinasang-ayunan. Kasi kung gusto mo talagang tumulong sa bansang Pilipinas, maraming kapamaraanan, hindi lamang sa pagpasok sa politika. Kaya alam natin ang politika ay maruming laro. No? Totoo po yan. No? Real talk po tayo. Bibihira. No? Although meron pa rin na mga matitinong politiko, pero mas malaki ang bilang ang sariling paghahangad, no? Hindi yung paghahangad na mapabuti ang bayan. So yun, natin maisishare. Patagal tayo. So balik tayo sa kalapate, mga kalapatids. No? Ang isang senyales, no, kung makikita natin, para maiwasan natin na madisgrasya o mamatay ang ating mga ibon, especially yung mga bata, yung mga inakay, no? Sa pairing pa lang, dapat alam na natin kung paano mag excuse me, mag-pairing, no? Especially kung healthy parehas ang ibon, no? Nandun na yung ginagawa nating cleansing, ano? Para pag sinalang natin sila ay maganda yung may lalabas nilang itlog at maganda yung may poproduce nilang inakay, no? Yun pa lang, dun pa lang dapat aware na tayo dun sa pag-pairing. Mag-pair tayo ng healthy ibon, no? Pangalawa, kung ito naman ay inakay na, no, makikita natin, no, especially yung ating mga ibon na lumilipad na, no, yung mga young bird natin. Pag nakita na natin, no, sabi nga diba nating mga pigeon panshir, no, yung mga galing nating idol dyan, no, the idol regicus, no. Pag yung ating mga ibon ay hindi na nakikipagbabag sa patuka, no, pag binigyan natin sila ng patuka ay i-monitor na natin, no? Dahil malamang yan ay meron ng nararamdaman. No, kasi ang healthy ibon, no? Especially young bird, mga kalapatid, ay makikipagbabag yan pagdating sa pagkain, makikipag-agawan yan, makikipag-awa yan. Pero pag hindi niya na iniintindi yung pagkain, kasi yan ang isang kahinaan ng ibon, no? Yung pagdating sa pagkain. No? Pag hindi na yan nakikipagbabag, sabihin meron niya yung ibang nararamdaman. No? Doon pa lang, no? Nakikita na natin. At yung iba naman, ay, no? Nakikita natin na matagal na, yung mga 2 months, 3 months old natin yung mga ibon ay yung mga umiikot na at biglang nagbago, no? Yung kanilang mood. Yan. I-monitor na rin natin, especially yung kanilang dumi. At ang isa pang nakita ko, no? Isang mahalagang isang nakita ko na para ibigay sa inyo mga tips nito, mga kalapatids. Pag nakabagsak na ang pakpak ng ating mga ibon, no? Dahil ang ibon natin, kahit galing yan sa ronda, ano,
o sa mahabang lipad. No, pag healthy ang ibon, ibubuka niya lang yan, no? Para ka nakakita ng bagong dapong agila. Nakabuka lang yan, pero hindi yan nakalaglag. Pero once na ang ibon natin, ay nilaglag niya na yung kanyang balikat, no? Yung kanyang pakpak. No, something is wrong, meron siyang nararamdaman. At yan, ang gagawin natin, na ilayo o alisin na siya doon sa karamihan. No? Kasi kung meron man siyang dalang virus, ano, katulad nung mga experience natin, no, doon sa training na ginawa doon sa ating club, ay kadadating ng ibon, minomonitor natin yan. Kasi meron din tayong mga ibon na nagkaroon ng mga one-eye cold galing sa lipad. No, kaya hindi na tayo nagpatuloy sa North Race. No? Kasi meron tayong ibon na nagkaroon ng one-eye cold. No? Hindi natin alam kung paano niya nakuha yun. Pero yun ay ating ginamot na at gumaling. So, nag-stop na tayo doon kasi sabi ko nga, malamang hindi pa nakaready yung ating mga ibon sa bigla ang pagsali natin sa training. No? Kaya ang preparation ko ay para doon na lang sa mga South Race. No? Tsaka yung sa Summer Race. Doon lang tayo nagre-ready. So yan mga kalapatids, no? Yan ang lagi nating tatandaan. No? Yung monitoring, napaka-importante yan. Pag nakita natin na hindi na maganda yung kondisyon ng ating mga ibon, ay atin ang hiwalay dun sa nakararami para maiwasan na natin na magkaroon ng hawahan, no? Damay-damay, at maiwasan natin na mamatayan tayo ng mga ibon. Dahil dun sa nakita kong mga post ng ibang mga kalapatids, ano? Yung mga singsing nung kanilang sinoksok ay tinanggal na dahil nagkamatay yung mga sinalang nilang, yung mga inakay na kanilang naiproduce ay nagkamatay doon sa mga sakit. No? Yun. Yan ang pwede kong ibigay sa inyo sa ubagang ito mga kalapatids. At ngayon naman ay magpaparonda tayo ng ating mga young bird. Sa bagay ito. Samahan nyo ako mga kalapatids. So isang magandang umaga sa atin mga kalapatids. At isang magandang Lunes ng umaga sa lahat. No, time check muna tayo. Ayan, 8:30. So, maiksing pag-uusapan natin sa ating video sa umagang ito yung para maiwasan ng ating mga kalapatids, no? Especially yung mga bago nating mga kalapatids sa pag-iibon at pag-breed, no? Para maiwasan yung namamatay yung kanilang mga inakay, no, yung mga young birds, at kasi nakakapanghinayang panoorin o tignan dun sa mga pinopost nila, no. So magbibigay din tayo ng mga maiigsing tips sa inyo. Yan. At yung mga ibon natin na nakakasakit sa panahong ito, no, para maiwasan din yung kanilang pagkakamatay, ano. Maiwasan natin yon, yung mga salot niya, yung mga virus. Tulad ng isang ito, na mayroon tayong ibon dyan, kaya kinawarantin ko na siya dyan sa aking lumang training box. Dahil napansin ko ay hindi na okay yung kanyang formahan, no? Yun ang napansin ko. At bibigyan ko rin kayo ng ibang mga sinyales dun sa paano natin madidetect, no, yung ibon natin ay merong nararamdaman. Ayan. Kaya yan ay ating mga breeder, no? Yan, sinalang ko na rin si Tala. Yan. Pinarisan siya ni Bulak. Yan, para makapagpalabas tayo ng off color. Dahil tinanggal ko na dito yung pares ni Pogi. At iniakyat ko na lang siya dun sa pliers loop. No, para meron akong pwesto. Yan. Yan yung ating mga pares, no? Mas pwede nating kuhaanan anytime. Ilan lang naman yan sila, no? Anim na pares lang yung ating nakasalang na yan. Ito, isa lang ang binuhay, no? Pero i-gift bird natin to sa ating kalapatids na niransak ng pusa yung kanyang mga ibon. Ayan, malapit na natin siyang singsingan, no? Para maibigay natin dun sa ating kalapatids.
pag-give birth natin sa kanya. Tapos nagbaba na rin tayo no nung mga nagmamatured nating ibon galing dito. Diyan galing diyan binaba natin dito sa ating stock loop. Ayan. Binaba na natin sila yan yung mga anak ni Papri. Ayan, binaba na natin yung mga yan, mga blue bar natin. So, ayan mga kalapatid, at balikan ko kayo maya-maya.